Hoy, Bibi. Ito, gusto ko lang sabihin sa'yo, Bibi Gandang Hari. Ah. Makinig ka. Gusto Miss Dead. Huwag na nating dagdagan. Paano ka susundin ni Kyle at ni Aljur? Nami-miss na niya yung anak niya kay LJ Reyes. Merong isang action star nire-reklamo sa set. What? I'm sure baka nakarating na rin sa kanya ito, no? So, nagre-reklamo yung mga baguhang artista. Hello, mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Doy! At ako naman po si John Coco. Ito naman po si Papa O, si Auntie Diaz. Ano pa nga ba ang lagi nyo hinihirit sa amin? Ay! Ito mo na! Araw na hinihintay ng mga tao yung komento mo. Bakit? Tungkol dun sa mga birada ni Bibi Gandang Hari sa para iyo. Ano ka para kang bago ng bago. Natikon siya sa'yo ha, huwag mo daw siyang asarin. Bakit? Ako ba ang pinatutungkulan niya? Hindi akong tinukoy niya, darling. Sino? Si Ogie Alcacid. Ikaw, Ogie Alcacid ha. Mo pinitikon. Ay, oo nga, no? Bias po ako. Wrong I'm really wondering why people are still watching you. Honestly, you have no credibility to me. Zero. Zero credibility. Dito ko napatunayan na meron akong credibility. Bakit? Siya nagbigay sa akin ng credibility. You know why? Why? Kasi sinabi naman natin dito na, Diyos ko, si Bibi pa, wala namang magandang sinasabi yan tungkol sa akin. Naku na, eh, baka makarating sa kanya, ibabash ka na naman niya. Ayaw na, wala namang sinabing maganda sa akin yan. Kaya okay lang. So, ini-expect ko na yan na titirahin niya ako. Ayan, o, nangyari na. Tinitira ko. Di tama ako, hindi ba? O, di... Oo, maganda. Kasi kung pinuri niya ako, ay, mali si OG. Ay. Yun. So, nasanay na ako kay Bibi. Actually, pinanonood ko. O, pinanood kita, Bibi, ha? Oo. Aliw na aliw ako sa'yo, promise. Oo. Why, eh, Diyos. So, hindi ka nainis sa kanya? Hindi. Talaga? Hindi. Mas magtataka ako kung pupurihin niya ako. Una, naloka ko ha. Oy, Bibi. Ito, gusto ko lang sabihin sa'yo, Bibi Gandang Hari ha. Makinig ka. Biglang nag-ano. Oh, hindi, Bibi. Oy, seriously ha. Grabe, hindi namin kaya yon. Yung nagla-live ka o nagba-vlog ka na yung isang kamay mo nasa manibela. Ay, tapos ikaw na kaganyan ka. Ay, Diyos ko, sabi ko. Habang nagmamaneho. Oh, kaya mo yun? Hindi ah. Oo, nakakaloka nga yung mga comment, ha? Hoy, baka naman ma-misinterpret mo yung pagmamalasakit nila, lalo na kami, ha? Oo, huwag mo nang gagawin yan next time. Oo, huwag mo nang baka kasi may iba gumaya sa'yo. Na habang nagbablog ka o nagla-live ka, eh, nagmamaneho ka, eh, baka ma-disgrasya ka. Eh, mamaya sabihin niya, Nay, naiinggit ka lang sa kanya dahil nakakapag-vlog siya habang nagda-drive. O di, ikaw na. Hindi ko kaya yan. Ikaw ang may kakain. O, hindi nakakaloka lang, di ba? Siyempre, tayo na nangangamba para sa kanya kaligtasan. Oo nga, actually. Oo, sabi, kahit galit ka sa amin, alam mo, iisipin ko pa rin, eh, yung kaligtasan mo, Bibi, na hindi mo na dapat ginagawa yun. Gawin mo yan sa bahay mo. Correct. Huwag habang nagmamaneho ka, nagbablog ka. Kung mabangga ka, ako pa sisisihin ang mga fans mo. Ha? O, di ba? Dahil tungkol sa akin yung mga kula mo, di ba? Oo, eh, alam mo naman, di ba? Gusto Miss Dead. Huwag na nating dagdagan. Ha? Eh, di ba pangat ng buhay na daw niya yun? Pangalaw na. Why? Oh, hindi tayo naka-attend ng buro. Hindi, pero seriously speaking, gagawin yun, ha? Paano ka susundin ni Kyle at ni Aljur? Kung ikaw mismo, gagaganyan ka, diba? Hindi mo mahal ang sarili mo. Oh. Eh, makasabihin niya na hindi naman daw tungkol doon yung payo niya sa paghahawak ng monopod habang nagda-drive. O kaya nga, bilang tito, o tita ni Kylie, ayan, tama naman yung payo mo talaga. Kaya nga lang, ang point ko dito, mas maganda siguro kung hindi ka rin nambubuko ng iba.
Ay, sabi pa niya eh, baka daw ang tintukoy mo yung tukong kay Piolo Pascual. Wala daw siya sinasabing ganun. Naku, nakakaloka ha. May binanggit kami. Mm. Wala kami binabanggit. Ikaw nagbablind item. Tapos ngayon hindi ka makatiis, babanggitin mo ngayon yung pangalan. Nakakaloka. If you think yung BBM cut na ginawa ko ay nakasira sa kahit kanil... Sige, pangalanan natin kay Piolo. Excuse me, wala akong sinabi sa kanya masama. Nag-blind item ka pa. Diba? Tapos ay ano daw? Ayos naman daw sila ni Carmina Villaruel. Oh, hindi ko naman kayo ginugulo. Ginugulo ko ba kayo ni Carmina? Hindi naman, diba? Oh, anong issue? Tapos na, nagtataka daw siya, ba't ang dami pang nanonood sa'yo? Eh, hindi ka nga daw credible. I'm really wondering why people are still watching you. Honestly, you have no credibility to me. Zero! Wow, I'm sure ikaw hindi ka nagtataka. Hayaan mo na, may kanya-kanya tayong audience, baby. Oo, hindi ko naman para i-justify o hindi ko naman para i-dignify pa yung mga sinasabi mo against me. Kung wala akong kredibilidad para sa'yo, so be it. Wala akong kredibilidad para sa'yo. Oo, wala akong kredibilidad para sa'yo. Happy? Happy ka. Pero hindi ka magalit sa kanya, kaya mo siya ino-okray. Kasi sabi niya, ino-okray mo siya. Kasi hindi ko siya ino-okray. Kung maayos naman niyang naitawid nung araw, nung siya ay nag-show-show, with entrance fee, ay, yung mga kuda niya sa mga nakaraan niyang relasyon, di ba? Eh, sino naman tayo para questionin siya? Eh, paraan niya yun kung paano siyang kikita. So, hindi ka nga galit? Hindi ako galit. Diyos ko. Diba, habang pinanonood nga natin dito kanina, tawa lang ako ng tawa sa lola. Oh, man. Eh, kasi hindi ko alam kung ano, endorser siya nung camera street. Ha? Oo, pinapromote ba ni Bibi yung hawakan ng cellphone? Naku, baka mag-comment na naman siya sa sinabi mo na yan. Na ano, kung endorser ba siya noon, parang iniinis mo siya. Iniinis mo ba siya? Kasi tinitang-kita yung stick. Bakit yung stick? Baka naman yung manibela, ha? Diba may manibela pa? O, yun mo, ang dami nag-comment, ha? Dapat daw, responsible driver ka. O, responsible driving ang inaiiral mo. Bibi, paano mo sasagutin yan? Sige nga. O, diba? Pag nailusot mo yan, Diyos ko. Nako, punong-puno ka ng kredibilidad. Namiss ko tuloy si Rusto. Talaga? Close ba kayo dati ni Rusto? Chika kami ni Rusto. Ah, talaga? Oo. Nung nag-ibang anyo na, ayan. Hindi na. Bakit? Ewan ko doon. Namiss ko si Rusto. Talaga? Hindi ako naniniwala, Rusto is dead. Basta, namiss ko siya. Well, anyway, ayan ako. Paano pag sinabi na niyo, Bibi, na hindi ka namiss ni Rusto? O di hindi. Happy? Kaliligayan ninyo ni Bibi, go ako doon. Oo, ang importante sa lahat na ba, naaaliw tayo ni Bibi, in fairness naman sa kanya. At ang ganda niya, mas maganda siya kaysa sa akin. Yan ha, happy? Diba? So siya pwede mag-endorse ng mga beauty products kasi maganda siya. Oo naman, Diyos ko. Ako walang karapatang mag-endorse ng mga beauty products. Happy? Pangit ko kasi. Hindi naman, ay. Hindi naman ako siya sabihin eh. Hindi. Hindi kami papayan. Okay, thank you. Wait lamang, makasabat lamang ako ha. Oh, Bibi, naku, makinig ka sa sasabihin ko. Huwag kang magpapataba, huwag kang magpapalaki ng katawan. Oh, bakit? Aba siyempre, hindi na gandang haring apelido niya. Ha? Ano na? May iba. Damulag. Damulag? Bibi Damulag. Hindi ko nag-gets yung Bibi. Diyos kayo. Nakakalaw ka si Diyos, ha? Ay, nako. Ayan ha. Oy. Promise, hindi ako galit sa'yo, Bibi. Kung galit ka sa akin, choice mo yan. Ako, choice kong hindi magalit sa'yo. Mahirap may karga. Kung mag-reach out ba siya sa'yo na yun? Oo naman! Eh, kung ikaw yung mag-reach out sa kanya, gagawin mo? Eh, kung gusto niya, magpahiwatig lang siya. To be honest, pinapalo ko siya sa IG.
Ah, talaga? Yes. Okay. Ah. Naku, sinabi ko tuloy dito. Baka ay, na... black ka! Pero, do you see yourself na magkakachikahan kayong dalawa? Oo naman. Sure? Oo naman. Talaga? Oo. Hindi ko sinasara yung pinto. Pag, wow. Pero siya, pag nagsara ng pinto, again, choice niya yun. Hindi ko yung choice. Mm-hmm. Diba? Kung ano ba ang magiging daan si, ano, si Kuya Binoy, Robin Padilla. Oo pag- naman. Uusap at pagbabatiin nyo. Oo naman. Talaga. Hindi kailangan na mamagitan si paring Robin. Pero, kung kinakailangan, di, why not? Diba? Ah. Oo. Magpapasko. Pero hindi kami nangihingi ng regalo sa'yo. Ha? O siya, Bibi, ha? Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Mm-hmm. Lahat tayo mag-ingat. Kahit bihasa ka pa ng isang kamay lang, oo, importante pa rin na mag-ingat ka, lalo na nag-iisa ka dyan, wala yung family mo, andito lahat. Yan ha, promise, sincere yung aking pagmamalasakit sa'yo. Mm-hmm. But if you find it hindi sincere, okay. Madali kausap. Diba? Uy, meron pala lumabas na chika na si Paolo Contis daw ay sa December ay tutungo ng New York. Wow! Para dalawin ang kanyang anak na si Summer. Uy, talaga. Oo, so maganda balita yun. Tinanong ko si Paolo, sabi niya, saan galing yun? Oh. Sabi ko, eh, lumabas lang sa isang pahayagan, ah. Hmm. Eh, parang hindi yata totoo kasi wala akong plano for now. Uh-huh. Kasi lagi silang lock-in. Dating. Okay. So, mag-iipon na lang daw siya ng pera. Eh, sa ipunta pa niya doon, diba? Oh, mas maganda nga naman yun para siguro pag-iipunan niya si Summer. Pero yung totoo, namimiss na niya yung anak niya kay LJ Reyes. Hmm. Paolo, kung balak mo man or magkaroon ka na idea na pumunta sa December, go lang. Correct. Kasi syempre nakakalungkot yes, yun. Yes, oh, ang December ko ay malungkot. Pagka-miss kita. Uy, bumabalak pa ka dyan. Ikaw susunod. Ang mabilit kong masaya. Miss kita kung Christmas. At kahit nasaan kung magpapalit-palit ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtatakay maraming nakahihigit sa'yo. Ah! Kinahanapan pa rin kita. Naku, baba, titilay na naman tayo ni baby. Oh, anyway, naku, yes. Ito na, nakakaloka, Joy, no? Oh. And nakarating sa atin, merong isang action star na kagwapuhan din naman, pero hindi na kabataan. Mm-hmm. Oh, na parang inireklamo sa set. What? I'm sure, baka nakarating na rin sa kanya ito, no? Mm-hmm. Na itong naturang action star po ay madalas na kapag nakakakita ng bagong talent o bagong artista o newcomer, lalo na sa isang set, ano, ay ginagano niya yung mukha ng anong ganda mo, ah. May boyfriend ka na? Wala po. Oo ka mag-shota, ah. Ha? Bigay ko sa'yo yung number ko. Ha? Bigay ko sa'yo yung number ko, tawagan mo ko. Pagtapos ng shooting natin, ah. Bakit po? Basta, yung isa naman, ganda mo din, ah. Ha? May boyfriend ka na? Meron po. Splitan mo na yan, ha? Date tayo, ha? Ha? Date tayo, ha? Ha? Sige na. Ganon daw siya sa set. What? So, nagre-reklamo yung mga baguhang artista. What? Bakit daw ganon? Hindi nila alam kung ano ang i-react doon. Kasi bago lang sila. So, tinatanong, ano po bang dapat na i-react doon? Kasi, na-shock po kami. Para silang naharas? Oo. Para silang namolestya. Alam mo yung ganon? Ano na yung ano, sabi ng mga co-stars niya? Ay, kahiligan daw sa girls. Hindi, ito yung ano pa lang natin sa kanya. Warning pa lang. Kung totoo man ito sa action star, baka pwede tayong magbago na. Kasi lahat talaga, no, lumalakas ang loob para magsalita, para magsumbong. Diba? Kaya yun ang ating iiwasan, ha? Kasi baka may makatapat ka. Naku, Diyos ko. Masisira lalo ang iyong career.
Tama. Ang gwapo pa naman itong action star na to, kahit may katandaan na. Ah, talaga? Oo. Maganda pa rin yung katawan? Oo. Ay. Maganda pa rin. Saan ba sila nagsushooting? Eh, tapos na. Kailan ba sila nagsushooting? Ito lang October. Ah, bago pa lang? Bago pa lang. Oo. Sa atin dito, hindi para ibuko namin siya. Mm-hmm. Pero, pag may nagsumbong ulit, sana siguro makausap ko siya. Ay. Although hindi naman kami close, pero syempre papayuhan ko siya, uy, ang tagal mo na rito. Mm. Dapat pag tumatanda ka na, level up ka na. Tama. Tama na yun. Tama na yung harot. Oo. Pangit naman kung ang balik nun mangyari sa anak mo, knock on wood. Ay, wag naman. Wag diba? Naman, di ba? Mm. Tsaka, yaan niyo na po yung mga bata. Andito naman kami. Ha? Kamuha naman sila eh. Tayo willing naman eh. Ha? Hindi mo ba siya type? Hindi. Ay, talaga? Hindi ko siya type. Parang ang type niya ako. Anyway, naku, yun lang ang ano natin, ha? Mm-hmm. Oh, basta wala na masyadong clue. Mm-hmm. Pero hindi yan si Victor Neri, ha? Ha? Kasi nakausap si Victor Neri. Oh. Oh, action star din naman si Victor Neri. Yes. Pero medyo hindi na muna siya lalabas sa TV, sa movies. Kasi nga, busy siya sa kanyang kandidatura bilang congressman sa Lone District ng Rodriguez Rizal or Montalban Rizal. Oo. Oh, Victor Neri! Ano nang latest sa'yo? Kumusta ka na? You know, I've been an actor already for ano to, going on my 30th year. Pero siyempre, in between that, marami din naman tayong ginagawa. Lately, for the past year and a half to two, I've been the assistant secretary for the DSWD. So, especially now, itong pandemya, yun lang muna ang ginawa ko. Gawin mo muna yung tungkulin ko dun sa aking government post. O, nasa DSWD ka pa rin? Wala na. Because I'm one of the people who filed for their COC, tatakbo kasi ako ng congressman ng Montalban or Rodriguez Rizal. Yung influence sa policy making, itong na-experience ko sa pandemya was very, very important. Marami tayong roadblocks because of outdated laws or very strict laws needs to be amended. Contributed also in terms of sa region ko, you know. Nakita ko yun nung time ng pandemya, ng mga bagyo, ng mga lockdown, marami pala tayong kailangan talaga ibahin in terms of policy. Policy meaning yung mga batas. Dapat pala maraming batas for self-resilience, you know, food security, yung mga ganon. Tinginan ko naman muna. And then, sabi ko, oo. Ang ginawa ko was to work. Inikot ko kasi yan eh. Buong Pilipinas, Region 1, 2, 3, 6, 7, 8, barn, yan. Iniikot namin yan. And then, yun, habang umiikot ka kasi nai-immerse ka sa tao, and you can already feel what's lacking and what's outdated. Oh, hindi na ba babalik si Victor sa pag-arte? Ah, hindi, babalik pa naman. Alam mo, hindi, I think kahit sinong artista naman kausapin mo. Depende na yan sa script. Hindi na masyado yung tira lang ng tira yung mga karan. Oh, ayan. Oy, good luck ha. Sana ay palarin ka. Yes. Kung, sincere at taos sa puso mo ang paglilingkod ng tapat. Sipagan mo lang, Victor, ha? Yeah! Sila ka lang maramdaman ng mga tao ang iyong sinseridad. True. Ang iyong tapat na paglilingkod ay kailangan nilang maramdaman mula sa iyo, ha? Correct! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo! Ay, naku, subscriber naman namin kayo. Ababe, kung hindi pa, ang dali lang. I-click mo lang yung subscribe button. At kung naibigan yung ating episode ngayon, huwag pong kalimutan mag-comment below, i-click ang like button, at huwag pong kalimutan din i-click ang notification bell! Oo, dahil pag i-click niya yan, kayo unang-unang manonotify na meron kami latest sa video. At yes. Syempre pa, kung naibigan ito at gusto niyo i-share sa inyong mga friends sa Facebook, ay kunin niyo lamang po ang link nito yes. At dalhin niyo po sa timeline ninyo o sa feed ninyo, ha? Tama. Para mas maraming mag-enjoy. True! Ganun din po ang gawin ninyo, ha? Sa kanya-kanya naming channel. Yes, mag-subscribe at manood po kayo na aking channel. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nakapost po dyan yung vlog ko tungkol sa experience namin sa Premier Drip at saka sa Celeb Skin na. Ay, ang ganda.
Diba? Diba? Ang mga proseso. Alam mo, nagpo-promote tayo dito ng sa skin. Tapos purin-purin nilang skin ni Josa. Bakit daw makini si Josa? Parang titus nga ito. Titus? Bumata o bumata? Bawal na yan. Very luck lang po talaga ako pang pabata. Baka naman shelter yan. At syempre ang aking YouTube channel, Josa Poco. At marami po akong kwentong probinsya at mga chismisan. Pero chismisan with a heart. Wow! Diba? At syempre pa, oy, panoorin ninyo ha. Ang aking panayam naman kay Nash Aguas. Tanong na marami, bakit ka pumasok sa politika? Anong nakain mo? Sino nag-convince sa'yo? Gusto kong mag-law eh. So masasabi ko na, in a way, gusto kong itry yung politics. Gusto mong itry kasi bago naman? Gusto kong itry kasi gusto kong makagawa ng something bigger than myself. Na-bore ka ba kaya ka papasok ng politics? Magandang question niya. Close yung ABS, tapos di ako lumalabas. So tingin nila wala akong pera. At kumbaga, magte-turn ako sa politics para kumita. Which is... sobrang disappointing na ma-judge ng ganun nang hindi mo naman nalaman yung facts. So paano mo na-convince yung parents mo na go na to? Natatakot sila for me. Mm-mm. So hindi ako. Hindi ka nagalit sa daddy mo? Nagalit ako sa kanya. Ba't, anong naalala? Ba't ka naiyak? Ba't dumurog ng puso mo yun? Nainis kasi ako. Kasi parang... Nainis ako kasi parang ang daming taong nakubo. Kasi parang hindi nila. Paano natitiis yun? Yun din ha, balikan ninyo mga past episodes namin ng OGDS Personala na to, ha? At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, nang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sa may sabi. Every gigising is a blessing! Ano mga ba ang lagi Kamula! Dali! Also, Nay, talaga hindi ka galit kay Bibi, ha? Parang sa'yo ko gustong magalit ngayon. Hindi naman. Paulit-ulit ka, Lloyd, ha? Kinoconfirm ko lang. Hindi. Walang kasi, galit sa puso ko. Kung hindi ka galit sa kanya, sige nga, kantahan mo siya. Hala, na on the spot naman ako. Diba? As prove it! Sa'yo, so, solid po. Ano na, Bibi. Ha? Ikinilip. Hindi, ikaw nga. Sige nga. Wala nga akong maisip na Bibi eh. Bibi. Oh, yes, Bibi. Bibi. Oh! Ano ba yan? Nakakalokan. Bibi yon. Ah, Bibi ba yon? Ang kumanta yun si Justin Bieber. Ikaw, wala ka entry. Ay, meron ako. Ay, ano? Sige nga. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ang bibi ko. Oh! Ayan na. Ganyan ka namin. Ganyan ka namin kamahal, bibi. Oh, sana naibigan mo ang aming awitin, ha? Yes. Kung gusto mo pa mag-request, comment below. Oh! Dapat tayo mga tatlong bibi niya.